Makalipas nga po ang isang araw mula nang manalo ang Golden State Warriors kontra sa Phoenix Suns ay may isang hindi kaaya-ayang balita nga po ang dumating sa kanilang kupunan mula nang i-anunsyo na mawawala sa kanilang lineup si Draymond Green. Yan nga ang unang storya na pag-uusapan natin ngayon. Aalamin na rin natin mga idol dito kung sino nga ba ang papalit kay Paul George sa Los Angeles Clippers at ang balitang tanggal na si Isaiah Thomas sa Los Angeles Lakers. Sino kayang papalit sa kanya? Kaya tara mga idol, simulan na natin to. Masaya na nga sana ang Pasko ng Golden State Warriors matapos nilang maipanalo ang kanilang laban kontra sa Phoenix Suns. Ngunit hindi rin naman nga po ito masyadong tumagal dahil pagkatapos lamang nga po ng kanilang naging laban ay inanunsyo agad nga po ni Shams Aranya ng The Athletic na mawawalan ulit sila ng isa pang manlalaro sa kanilang lineup matapos magpositibo si Draymond Green. Yes mga idol, hindi nga po kayo nagkakamali. Nakasama na nga po si Draymond Green sa mga manlalaro ng Warriors na nagpositibo kasama na sina Andrew Wiggins, Jordan Poole, Moses Moody at Damian Lee. Kaya inaasahan na nga po na mawawala siya ng at least 10 days sa kanilang lineup. Syempre, napakalaking kawalan nga po ito para sa kanila. Lalo pat siya na nga po ang best defender ng kanilang team na nag-average ng 8.4 points, 7.9 rebounds at 7.5 assists per game. Maliban rin nga po dyan, si Draymond Green rin nga po madalas ang nagsisimula at gumagawa ng kanilang play sa loob ng court. Isa pa, napakalaking dagok nga ito sa kanila. Gayong napakabibigat nga po ng mga kupunan na kanilang sunod na makakalaban kagaya na lamang ng Utah Jazz at Miami Heat. Kaya kailangan na nga po mag-step up ng todo ang kanilang mga natitirang manlalaro. Dumiretso naman tayo sa ating pangalawang storya na pagkukwentuhan sa kung sino nga ba sa Los Angeles Clippers ang ipapalit nila sa maiiwang pwesto ni Paul George. Naibalita ko nga po sa inyo noong nakarang araw na nagtamo nga po ng injury si Paul George sa kanyang siko, kaya inaasahan na nga pong mawawala siya sa Clippers ng at least isang buwan. Pero pinaalala rin naman nga po ng kanilang team na hindi pa nila alam kung kailan ito makakapaglarong muli. Maaari nga pong masumaba pa ang mga araw ng kanyang pagkawala. Depende sa kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang pangangatawan at kung ano ang magiging resulta ng gagawin sa kanyang pagsusuri makalipas ang 4 na linggo. Kaya wala na nga po silang ibang choice ngayon kundi ang maghanap ng player sa kanilang team na kayang tapatan ang mawawalang ambag ni Paul George. At base nga po sa kanilang naging huling laban, ang nag-iisang player na may kakayahan na magtala ng malaking numero ay walang iba kundi ang kanilang batang player na si Brandon Boston Jr. Kayang-kaya nga po nitong makapag-ambag ng malaki sa kanilang mga laban basta't bigyan lamang nga po siya ng sapat na playing time. Pero syempre, di rin naman nga po nito kakayanin na mag-isang tapatan ang ambag ni Paul George, kaya kailangan rin naman nga po mag-step up ang iba nilang mga manlalaro katulad ni Luke Kennard at Eric Bledsoe. Sa panghuling story naman, makalipas lamang nga po ang 10 araw mula nang bigyan ng Lakers ng kontrata ang NBA veteran na si Isaiah Thomas ay inanunsyo na nga po ng kanilang team na hindi nila ito bibigyan pa ng bagong kontrata. Sa madaling salita mga idol, opisyal na nga po siyang out sa lineup ng Lakers at kailangan na nga po niyang maghanap ngayon ng bagong team na masasalihan kung gusto man siyang manatili sa loob ng NBA. Para nga po sa inyong kaalaman, sa loob nga po ng 4 na laro ni Isaiah Thomas sa Lakers ay nag-a-average nga po siya ng 9.2 points, 2 rebounds at 1.5 assists per game sa kanyang 30.8% shooting. Kaya sa pag-alis nga po nito sa kanilang team ay magkakaroon na naman nga po sila ng isa pang pagkakataon upang kumuhang muli ng bagong player. At kabilang nga po sa mga player na pwede nilang kunin at ipalit sa kanya ay sina Michael Beasley at si J.R. Smith na parehong gusto rin naman nga pong bumalik sa NBA. Yun lang mga idol ang ating unang balita at bagong video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa akin channel. Bisitahin, i-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Shoutout muna nga pala sa lahat ng laging nanonood dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat.